welcome back to my channel. For today's vlog, break muna tayo sa lahat ng mga kalokohan, ha? Naubusan tayo ng prank, pero huwag kayong mag-alala, nagko-compile ulit ako ng bago. For today's vlog, ang gagawin natin is magbabalik tanaw tayo sa lahat ng mga piling-pili at mga paborito kong projects. Ewan ko, no, kung ano magiging reaction ko after so many years na hindi ko naman na siya napanood. Kasi, to be honest with you guys, pagkatapos ko siyang napanood sa movies, hindi ko na siya napanood ulit. So, hindi ko alam kung ano magiging reaction ko. Okay, so let's start with my launching film, which was Gamitan, directed by Quark Nares. So yung talagang nag-launch sa akin into stardom. Sa Gamitan, I play the role of Kathy, isang napaka virginal, conservative college student na na-in love sa isang college student din, which is played by Wendell Ramos, pero higher batch siya. So tignan natin yung mga scenes. Okay, let me fast forward to the scene na yung parang dream sequence ko with Wendell. Ano yung ginagawa mo rito? So supposedly, ito yung first kissing scene namin sa movie. Alam niyo ba guys, nung panahon na to, dinadub pa nila yung voice ko. O yan, taga Pasig. Ibig sabihin, Pasig dun sa may motel area. Sumagan ko na lang. Hatid na lang kita, i-drapay kita sa inyo. Ayan, ihahatid daw ako sa Pasig. Oo naman. Okay lang sa'yo. Kung hindi, iwan na lang ito. Wait lang ha, wait lang. Ayan, so syempre, pa-virgin ko, no? Ayaw, kunwari. Ay, tsaka nakakaloka, ha? Yung cellphone ko dito is call and text lang. Wala pang data, wala pang ano-ano, wala pang plan-plan. Okay, so syempre, kinikilig. Ayan, so nag-date kami. Ang galing, no? Style ng mga lalaki. Nag-date ka muna nila. Lalasingin ka muna nila. Sabi nga nila, pag may alak, may balak. Actually, since may communications at may communication. Ayan na. So ito na yung first pa-sexy scene. Ito na yung nag-imagine si Wendell na parang siniseduce ko siya. Ayan, so ito na, nag-imagine na ako. Ayan, syempre dahil first date, no, so feeling ko forever. So hinalikan na niya yung kamay ko, tapos I love you, ganyan. Here's our first scene, out of town, ayan. So first kiss, kunwari. Alam ko sa Kaliraya Lake Chinook to. Ayan na, naiba na ang aura ni Ate Girl kasi nga nahalikan na. Pero nadiligan na ba? Feeling ko hindi pa. Teka, fast forward na natin dun sa love scene. Ay, ito na yung malupit ng kissing scene. Ito na yung kissing scene sa kotse na parang kinoconvince na niya ako na it's okay to have sex. Ay, nagpabola. Mahal daw. Talaga, you just want to get in my pants. Ay nako, yun na yung story talaga. Yung kissing scene, feeling ko okay lang eh. Ilang na ilang talaga ako dun sa scene after this. Kasi dadalhin na siya sa motel. Ayan. Parang dilim. Ayan, ayan na. So, shinoot namin to in Victoria Court. To be honest, bago ako pumasok ng room, sobrang kabadong-kabado ko. At the same time, paano ka hindi kakabahan ay yung mami mo nasa loob, pinapanood ka. Quick kwento lang, sa totoo lang, nung shinoot ko tong movie na to, actually, all the movies I've done, no, except for the one in Korea, lagi kong kasama yung mom ko. Every time na mag-shoot kami ng medyo sensitive na scene, she's also always around. Tapos nakalimit lang yung tao namin, so it's just the director, assistant director, tapos siguro mga isang lighting crew. Tapos dati uso kasi yung may nag-take ng pictures behind the scenes. Basically, we are less than 10 inside the room. So, ganun katotok yung mom ko sa akin. As to also the pictures that come out, kiniscreen niya. And I am very lucky naman kasi si Boss Vic allowed her to be on the set, ayan, to guide me. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo ko. So, ayan na. Ito na yung scene sa bed. Kung saan tinagal na yung glasses ko. Ayan. Diyos ko, mga sound effects dati. Nakakaloko. Hindi pa updated. Actually, ito, naalala ko itong scene na to kasi hirap na hirap akong parang humiga. Kasi parang yung headboard biglang humarang dun sa likod ko. So, parang itong scene na to, it's more of ano, a come what may thing. Okay, naiilang kunwari. And, ayan na. See, sa movie na to, halatang naiilang ako and hindi ko pa alam kung paano yung angulo, yung hawak. Pero give na give sa kiss, ha? Char.
Ayan. So, ito yung bathtub. Oh my God. Ano pinaggagawa ko? Okay. Bathtub scene. Hindi daw importante ang commitment. Alam nyo guys, actually, to be honest, lahat naman ng scenes na to, ginawa in a way na, for me ha, pag tinitignan ko siya ngayon, there wasn't too much of exposure. It was just more of kissing scenes, reaction. Plus at the same time, if you're wondering kung paano namin shinoot to, daya-daya lang yung mga eksena. Hindi talaga nakapatong si Wendell sa akin. Parang pag shinoot siya, parang pag ito ka, nandito lang talaga sa side. Yan, ganyan. Tapos, bahala na ang cinematographer, director, cameraman, kung paano nila aanggulohan yan. Nung shinoot ko yung mga scenes na yan, nakakailang. Kasi this was the first film and the first time that I was doing sexy. At the same time, mas nakakailang pa dahil alam mong yung mommy mo nandun sa loob. Let's move on to the next movie. For the next movie, my favorite would be Ang Huling Berhen sa Lupa. Ayan, so kasama namin dito of course si Aramina, Jay Manalo, Marky Lopez. Ayan, so of course this is all under Viva Films. Opening scene, nasa Batuhan. This was shot entirely in Anilao. So may barangay mainit. So from the main ng Anilao, babarko pa kami papunta sa likod. So, ito naman, ang role ko dito is para akong kulang-kulang. Dito, nakikita ko si Mother Mary, si Virgin Mary. Ayaw maniwala sa akin ng mga tao na nakikita ko siya. So, this is directed by the one and only Joel Lamangan, and I am very proud of this film kasi dami naming nakuhang awards dito, and ito yung first time na nanominate ako for Best Supporting Actress. Actually, ang pinaka-intense na eksena dito is yung nakita ko si Mother Mary. So, ito na yung part where nakita ko si... And kausap ko si Mother Mary. Tapos yung mommy ko, ayan, meron siyang cancer. So, tinatawag niya ako, Sean, tulungan mo ako. Kasi dinudugo na siya. Ano nga bang cancer ni mommy dito? Hindi ko maalala. So, ayaw maniwala ng mga tao na nakikita ko si Mother Mary. Tapos dadating sa akin si mommy. Ayan, so tatakbo ako sa kanya. Mahirap tumakbo dito ha, kasi sobrang makikita niyo, sobrang bato ng place. Nihila ko siya, papunta dun sa sa Batuhan. Tulungan niyo pong nanay ko. Tulungan niyo po siya. Ayun, kilabutan ako, grabe. So ito, for this movie, sariling voice ko na yung nakadub for this one. So ayan na, umilaw na yung tree. So para siyang burning tree. And then, nagpakita na si Mama Mary. Grabe guys, so kinikilabutan ako. Hindi ko alam kung nakikita niyo, pero yan o. So this is one of the best films I have done. And of course, being directed by the one and only Joel Lamangan, it would be such a privilege to work with him. Next scene na pinaka-favorite ko is hindi yung love scene namin ni Jay Manalo. The scene would be nung rinip kami nila Mike Magat. Ayan, kami ni Ara, pinagsabay nila kami. Ayan, talagang todo bigay kami kasi kung hindi, lagot kami kay Direk Chowet. Love you, Direk! Ayan, for our third movie today, of course, memorable din sa akin yung Torotot. Kung hindi niyo masyadong narinig to, ito yung era na halos patapos na yung sexy genre, no? Kumbaga, nagbabago na. So, dito kasama ko si Baron Geisler, Yul Servo, and Precious Adonna. Actually, launching to fame and stardom ni Precious. Parang, ang nangyari dito is kaya ko tinanggap yung role kasi parang cameo na lang. Si Baron yung husband ko dito. So, ito, parang, ang nangyari is asawa ko siya, kaya lang ayoko na sa kanya. So ngayon, yung nagtitrain ng aso ko, si Andrew Shimmer, parang siya yung naging siya yung naging other guy, ganon. For me, ang memorable scene dito is... Okay, ito na yata yung mahuhuli ako. Ayan, so sa vet clinic, nahuli ako ni Brian Geisler having an affair with Andrew Shimmer. Papasok siya, and sa sobrang galit niya, ayan, sinakal niya ako. Guys, mahirap to ah, kasi sa operating table kami nag-shoot ng love scene. So ito na yung New Year's party. So basically, the story is about cheating partners. Ayan, na if ever... In the moment na nahuli mo sila and napatay mo, you won't parang automatically go to jail kasi caught in the act ka. It's just that na torotot kasi is another word for destiero. So, kumbaga, you're just not allowed to go near that person. I'm not sure if that law
still applies up to now. Pero kasi nung time na shinoot namin to, nung 2017, I think, parang yun ata yung ano, yun yung law daw nung time na yun. So, I'm not so sure about it. You guys can do a research. Tapos, one of the other scenes that I like is yung... Actually, alam nyo, guys, tame na ako sa movie na to eh. Kumbaga, wala na akong masyadong scenes. Ang isa lang sa pinaka talaga na pa-wow ako is yung scene ni Precious na, ayan na, eto na, Diyos ko, lumapit na si Boy. Talagang kahit may prayer meeting sa kanila, push na push pa rin niya talaga. So, makuhuli na sila. Very ano din to. May pagka-sexy man siya, pero very ano din. Parang yung turnout ng events, very sad. Kasi syempre, parang nahuli, napatay. Yung isa, kinondem na nung asawa, muntik na niyang mapatay, nalabasan niya ng baril, yung, you know, stuff like that. So, nahuli na ni Yul, no? Yan, so, during the prayer meeting, nag-blackout na naman, tas ayan na, tinutukan na ni Yul ng baril. Nako, kung ako to, malamang na baril ko na yan. Parang yung character ni Yul dito, sobrang bait pa kasi parang umano lang siya, parang kunwari atakihin siya sa puso, pero alam mo yun, parang nag-backout na lang siya. Yan, bumukas yung ilaw, tapos nakita na ni Maricardo Mesa, yung husband niya na, ayan, very ano, grabe. Like kung ako, PWD ako, tapos mahuhuli ko yung asawa kong ganito, hindi ko lang siguro na hampas sa eksenang to. Lahat na talaga siguro nagawa ko. Kahit siguro nakakailang pray-over na sa akin para makatayo ako, eh talagang mapapatayo ako para talaga masuntok ko yung asawa ko eh. Ayan, so yung ending ng film nito is nakulong si Precious and of course, di na siya in-acknowledge ni Yul Serpo. So, ayan guys, ito ang top 3 movies na finiture natin today from Viva. Of course, all my films are very memorable. I have Direk Quark, I had Direk Yam, Naranas, Direk Robert Cabral, Direk Joel Amangan, Mari J. De Los Reyes. All the directors I've worked with, all the 10 films I did Viva, of course, are all very memorable. Syempre, thankful ako dahil feeling ko hindi naman ako makikilala or hindi naman ako magiging Maui Taylor kung hindi ako linunch ng Viva into stardom. Thank you guys for watching this vlog. Sana nag-enjoy kayo kahit ito lang yung vlog natin for today. But yes, please watch out for more collabs in the following weeks. And once again, I'm reminding everyone to stay home, stay safe. God bless you all. Love you. Mwah.